Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto tayo ng kakaibang sipo egg. So ito po, ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, patis, pamintang durog, ginisa mix, mais, yung nasa lata po ha, sayote, carrots, evaporated milk, all-purpose cream, kamote, patatas, quail eggs, luncheon meat, at sliced ham. So, yan po. At mag-start na po tayong magluto. Ayan po, at maglagay na tayo ng mantika. Ayan, at kapag mainit na po ang ating mantika, eh, isunod na rin po natin ilagay ang ating bawang. Ayan, dahan-dahan. Ayan, ingis na lang po. At kapag golden brown na po ang ating bawang, eh, lagyan na rin po tayo ng sibuyas. At kapag okay na po ang ating bawang at sibuyas, ay maglagay na rin po tayo ng patis. Haluin lang po natin ng kaunti. Ayan. At next, ilagay na rin po natin ang ating sliced ham. Yung ginamit po naming ham is yung binibili sa palengke na pwedeng gamitin sa burger, yung naka-slice na po yun. So yan, gisa-gisa lang po. At kapag okay na ang ating ginisa, eh, isunod na rin po natin ang ating patatas. Po natin takpan. Ayan, at binuksan na po natin. Haluin. Ayan. At kapag nahalo na, eh, ilagay na rin po natin ang ating carrots. Ayan. At pagkatapos po ng ating carrots, eh, ilagay na rin po natin ang ating kamote. O, ayan. Dahan-dahan. Ayan. Ayan. Chinek ni mama yung bandang ilalim na medyo kulang po sa tubig ang ating dish. So, ito po. Magdadagdag po tayo ng kaunting tubig. Ayan. Press down. Tsaka po natin takpan. I-check po natin ang ating niluluto. Ayan. Haluin. At kapag nahalo na po natin to ng mabuti, eh, isunod na rin po natin ang ating sayote. So, ayan. Dahan-dahan. Ayan. Haluin po natin. Ayan, at nahalo na po natin to ng mabuti, eh, tsaka po natin takpan. So, ito na po. Ayan. Kumukulo na at umusok-usok pa. Haluin po natin uli. Dahan-dahan. Ganda po ng kulay. Iba talaga kapag gulay ang ating ulam. Ayan. Mura na, masustansya pa. So, ayan.
At kapag okay na po ang ating gulay, isunod na rin po natin ilagay ang ating luncheon meat. So ang ginamit po namin luncheon meat dito is yung brand na may baboy na parang asimango na gano'n. Hindi po namin ginamit yung isa, yung malik. So, yan po. Haluin lang po natin ng dandan. At isunod na rin po natin ilagay ang ating mais. Yan. Kita naman yan. Ganda po ng kulay, di po ba? Ayan, dahan-dahan lang po ah. Press down. At ilagay na rin po natin ang paminta. So, nasa sa inyo po kung gaano pong karaming paminta. So, kami po, naglagay po kami dito ng dalawang sachet ng pamintang durog. At ngayon po, ilagay na rin po natin ang evaporated milk. So, maliit po ang ginamit po naming gatas kasi dahil po sa pamilya, ayaw naman po nila ng masyadong creamy ang ating sipo egg. So, yun. Ginamit po namin is maliit lang. Pero kayo po, kung gusto nyo po na creamy ang inyong sipo egg, pwede naman po kayong gumamit ng malaking can. So, yan po. At isunod na rin po natin ilagay ang ating quail eggs. Ayan. At ang ating all-purpose cream. So, ayan. Ayan. Haluin po natin ulit. Dahan-dahan lang po ha. Baka madurog natin yung ating gulay. So, next. Ilagay na rin po natin ang ating ginisa mix. Ayan po. Haluin lang po natin. Ayan. So, malapit na po itong maluto. Konting simmer na lang. Ayos na. So, ito na po. Luto na ang ating sipo egg. Ayan. Kita naman yan. So, ito po. At magpo-plating na po tayo. Ito na po ang ating finished product. Ayan. Ang kakaibang sipo egg. Ayan po. Sana po nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe. Ayan. Comment na rin po kayo kung ano pong suggestions or tanong ninyo. Ayan po. Maraming salamat sa panonood.